Hi guys, Marcy Pedro here, coming to you live from the Rappler HQ. Katatapos lang ng exclusive interview ng aking big boss, the Nobel Peace Prize winner Maria Ressa, with none other than the lone female presidential candidate, si Vice President Leni Robredo. And we have 10 quick questions for her after that long interview. Ma, marami nagtatanong, what's the secret to your relentless energy? Kasi ma'am, it's so hard to keep up with you on the campaign trail, honestly. Ako, I've been like this ever since. Hindi lang during the campaign. Pero, sana, mas nakakaramdam ako ng sakit pag wala akong ginagawa. Ano ba yun, ma'am? Vitamin C? Where do you get the energy? Ako, nag-start lang ako mag-vitamin C nung pandemic. Oh. So, nag-vitamin C ako, nagbeberoka ako. Pero that's it. Sanay naman ako. It's not like ngayon lang ako. Mas hectic ngayon. Mm-hmm. Mas hectic ngayon kasi we're doing 6 days straight na provincial engagement. Mm-hmm. Tapos nagsistart kami. Parang ang 6 o'clock nagising, late na. Tapos natatapos kami mga midnight. So mahirap siya. Mas mahirap siya ngayon. Mm-hmm. Pero hindi siya grabbing adjustment kasi all throughout naman, even before I became vice president, hectic na talaga yung schedule. What do you do, VP Leni, to relax on the campaign trail? Nakakatulog ka ba? Paano ka kumakain? Nakamalansya. Kasi dumadating kami sa hotel room. Usually, one night lang kami per hotel. Mm-hmm. Kasi lumilipat ng lugar. So ang pag-aasikasuhin mo yung ilalamig mo na for the following day. So paplansyahin mo na yung damit mo the following day. Tapos babasahin ko na yung mga briefers tungkol sa lugar na pupuntahan namin, yung mga projects na ginawa namin doon. So never ending siya. Pamamalansya sa pagbabasa ng brief. Ito, therapeutic yun sa'yo, ma'am. Actually, hindi. Hindi na siya therapeutic ngayon na ginagawa ko. Kahit antok ko ba ako, pero wala akong choice. Uh-huh. What's your favorite K-drama? Or yung pinaka-recommend mo sa mga gusto manood? Like Leni Robredo. Yung favorite namin as a family, yung Doctors. Favorite TikTok challenge? Paano ka bang gusto mo? Alam mo, may TikTok yata ako na staff meron yung gumawa. Pero hindi ko pa siya nabubuksan, hindi ko pa siya nakikita. So pag may nakikita ako ng TikTok, pinapakita lang nila sa akin kung may nag-post about me. Mm. What's your favorite memory from childhood? A children's book was written about this. Yung nanay ko kasi nagtuturo siya until gabi. So sinusundo kami ng tatay ko from school ng 5 o'clock. Nagawa kami ng assignments. So sasama kami sa kanya bago sunduin yung nanay ko. Pero bago namin sunduin yung nanay ko, nanonood kami ng dancing fountain sa plaza sa Laga. Wala na yung fountain na yun ngayon, pero that was what we did every day. That's so sweet, ma'am. Now, what do you think about cancel culture? Ako, hindi talaga siya okay. Hindi siya okay dahil dapat naman lahat na tao free to express themselves. While hindi siya okay, naiintindihan ko kung bakit ganito nakatoxic na yun. Kasi I've been at the receiving end of so much bashing sa katrolling. Mm-hmm. So parang in the last 6 years, naging norm siya. Mm-hmm. Na dapat labanan natin yun. Ito yung dahilan kung bakit lagi kong ine-espouse yung radical love. Mm-hmm. Na merong mas effective na paraan ng pagpo-point out ng pag-express ng mga paniniwala natin na hindi natin pinuput down ng ibang tao. What is your favorite book of all time? Meron ba, ma'am? Or favorites kung mahirap? Ang dami kasi pero siguro yung book na naka-intensify ng aking desire to become a public service lawyer. Yung book na nabasa ko parang first year high school, yung Tukilang Mahaking. Parang after ko yung nabasa, aklaro sa akin na pag nag-abogado ako, magiging public service lawyer ako. Parang siya yung libro na nabasa ko na dozens of times. Tapos every time na nababasa ko siya, nasa ibang stage na ako ng buhay ko, iba yung appreciation ko. Pero naalala ko na sobrang yun yung parang na-romanticize niya sa akin yung pagiging public service lawyer.
Classic book yun, ma'am. No wonder. Malalim ang yung hugot. Down to my last three questions. What's one thing you can't live without? Siguro yung... Dalawa siguro. Yung necklace ko sa wedding. Mm-hmm. Kasi yung necklace ko may ash. Mm-hmm. May ash na kasama. Connected dyan yung last two questions ko, ma'am. Oh, nag-a-awesome lang. Now, best thing about being the mother of Aika, Trisha, and Jillian? Never akong binigyan ng problema. Tapos kahit sobrang kontra sila sa pagtakbo ko, ngayon na tumakbo na ako, all in sila. Mm-hmm. In fact, as I speak, si Aika nasa Iloilo, si Trisha nasa Bukit Nun. Mm-hmm. And final question na po, ma'am. Most important lesson you learned from Sekjes? Ang dami kasi. parang mahirap. Siguro, yung lagi niya sinasabi, that the most important ingredient of leadership is character. Thank you so much, VP Leni!